Magandang hapon po sa inyo mga kapatid at happy Sabbath po. Meron pa pong mga natitirang mga oras o minuto sa araw po na Sabbath na ito. So akin pong sasamantalahin habang meron pang mga natitira na mga minuto sa araw ng Sabbath. So nagpahinga lang po ako ng mga ilang minuto para doon sa second part ng ating pong pag-aaral patungkol sa chapter 2 ng Daniel. So ngayon mga kapatid, so iniisip ko nga sana ay sa sunod araw ko na lang gawin yung tinatawag na ikalawang yugto ng ating pong pag-aaral patungkol sa bato sa Daniel 2. Pero hindi lang po kasi bato ang involved doon. Nandun din po yung bundok. So sinabi ko na po sa inyo kung ano yung na ating pong tatalakayin yung sinasabi doon na bundok. Kapagkat hindi pwedeng i-ignore natin yung bundok, kung ano kahulugan ng bundok, sapagkat yung bato na tumama dun sa larawan galing sa bundok. So hindi pwedeng yung bibigyan natin ng paliwanag yung bato lang. Yung bato na tumama sa larawan galing siya sa bundok. So kailangan, kung ang bato ay importante, na kung ang bato ay tumama sa larawan at na pulbos yung larawan, nagiba yung larawan, na putol-putol at nalipol ang larawan, sumahalaga yung pinanggalingan ng bato. So hindi pwedeng magtatalakay tayo ng Daniel 2, yung bato ating i-explain, pero yung pinanggalingan ng bato ay hindi po natin tatalakayin, ay kulang po yung ating presentation. Kailangan po sakto. So ngayon po mga kapatid, habang meron pang mga natitirang mga minuto sa araw ng Sabat na ito, ay akin na pong gagamitin at lulubusin na po natin mga kapatid. So tayo po ay dadako doon sa ating pangalawang yugto ng ating pag-aaral. So mga kapatid, bago po ako tatalakay doon sa bundok kung saan galing ang bato, tandaan po natin mga kapatid, ito pong kasaysayan ni Daniel sa panahon na naghari si Nabucodonosor doon sa Babylonia, ay siya po ay nanaginip. So i-relate ko lang po, i-reviewin lang po natin ng sandali para maintindihan po natin ang husto. So itong si Nabucodonosor sa kanya paghahari, siya po ay nakapanaginip ng mga panaginip. So maraming beses siya nanaginip ayon sa verse 1 na si Nabucodonosor siya ay nanaginip ng mga panaginip. At sa tuwing siya ay gigising, ang hari po na Nabucodonosor ay nabagabag, sapagkat sa tuwing siya ay nagigising, nakakalimutan niya yung kanyang panaginip. At yung panaginip na yon, sa tuwing siya ay matutulog, mapapaginipan niya yun. So nabagabag yung kanyang espiritu, kaya ang hari nagdeklara na lahat ng mga matatalino doon sa kanyang nasasakupan, doon sa Babylonia, ang mga Chaldean, mga Mahiko, Encantador, Astronomers, at iba-iba pang mga marurunong o mga great men o mga wise men sa kanyang kaharian ay kanyang pinatawag. At sa pagkakataon po na yon mga kapatid, si Daniel hindi naka-attend doon sa isang special na pagpupulong na yon. Yun po ay panawagan ng isang hari, Nabucodonosor, na ipaliwanag ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. So sa madaling salita mga kapatid, ang mga marurunong ay pumunta doon sa harap ng hari, sa haring Nabucodonosor. So subalit mga kapatid, hindi ko na po babasahin, alam ko namang alam niyo na po ito. So sinubukan ng lahat ng mga marurunong o mga matatalino sa panahon na yon na i-interpret yung panaginip ni Nabucodonosor. Subalit, ang masama nito ay si Nabucodonosor mismo na siyang nakapanaginip ay nakalimutan niya. Paano mapapaliwanag ng mga mahiko, encantador at mga wise men yung isang panaginip na nakalimutan naman mismo nung nanaginip? So sinadya po yun ang Panginoon mga kapatid.
para patunayan sa Babylonian Empire na merong Diyos, merong tawan Diyos na binigyan niya ng talento para ma-interpret yung panaginip. So sa madaling salita, mga kapatid, walang isa sa mga matatalino sa Babylonia na nakapagbigay ng tamang interpretasyon doon sa hari. So kaya nagalit ng husto ang hari, at ang hari sa kanyang matinding galit, ang hari nagbigay ng dekre na kung hindi maipaliwanag ang kanyang mga panaginip, ay lahat ng mga marurunong, mga wise men, mga great men doon sa kanyang nasasakupan doon sa Babylonian Empire ay papatayin. So ito pong Daniel chapter 2, ito ay patungkol sa mga interpretasyon. Sa panahon ni Daniel, maraming mga tao na mahilig mag-interpret. So ang pag-aaral po na ito, mga kapatid, importante na ma-interpret po natin ng maayos ang panaginip. Opo. So ang Daniel chapter 2 ay tumutukoy po ito sa correct interpretation. Sa lahat ng mga mag-i-interpret, ang interpretasyon ni Daniel ang siyang tama. At na yung glory ng Diyos ay naipagkaloob ni Daniel. So mga kapatid, so ang isang larawan, sinabi ko na kanina, ay nangangahulugan ng mga paghahari sa buong mundo hanggang sa huling kapanahunan. Ang larawan ay ang larawan ay isang kasaysayan ng mga paghahari mula sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Rome at sa ating pong panahon. Opo. So malinaw na kapag pag-aaralan po natin ang Daniel chapter 2, kailangan makuha natin yung tinatawag na right interpretation. Sapagkat sa verse 28 po ng Daniel 2, ito po ay tumutukoy ang panaginip ni Nabucodonosor sa kanyang higaan. Ang sabi sa Daniel 2, chapter 2 verse 28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So, ang panaginip ay binigay sa panahon ng Babylonian Empire, pero ang panaginip, ang fulfillment po nito ay sa mga huling araw. At sinabi po ito sa volume 1 ng Testimonies for the Church, volume 1, 360, paragraph 3, na ang sabi rito, our position in the image of Nabucodonosor is represented by the tus. So, sabi sa verse 28, na ang panaginip ni Nabucodonosor ay mangyayari sa mga huling araw. At sinabi sa Expert Prophecy na ang ating kalagayan, our position in the image of Nabucodonosor, meaning sa chapter 2, is represented by the tus. So, paa. So, sana ba yung aking chart? So, ito. So, our position in the image of Nabucodonosor represented by the tus sa paa. Our present world. Na sangayon din sa Daniel 2:28 na ang sabi rito na ang ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim na siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. So, pinaliwanag na ni Daniel. Tingnan po natin ha. Si Nabucodonosor natulog na naginip. Napanaginipan niya yung malaking larawan. So, malaki ang pagkakaiba kang Nabucodonosor at kang Daniel. Sapagkat si Nabucodonosor pinapanaginip ng Diyos. Oh, nanaginip si Nabucodonosor. Samantalang si Daniel, hindi siya nanaginip. Gising siya. True vision. Sa pamagitan ng pangitain, gising siya para siyang nanonood sa isang projector. Pinapanood niya dyan
yung mga nangyari sa panaginip ni Nabucodonosor. So, si Nabucodonosor na naginip, si Daniel, pinakitaan, gising siya. Nakikita niya, alam niya. So, mas malinaw yung interpretasyon ng Diyos doon kang Daniel, sapagkat si Daniel gising, true vision. Samantalang si Nabucodonosor ay panaginip, at sa tuwing siya ay magigising, siya ay nakakalimutan niya yung panaginip. So yun po mga kapatid. So dito po tayo, so ang Daniel chapter 2, tungkol ito sa correct interpretation at wrong interpretation. Yun po yung sinasabi ko. So kaya nga, binasa po natin kanina doon sa Prophet and Kings, na ang sabi to, Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. Prophet in Kings 505, paragraph 1. Yung po'y malinaw na sinabi. So dito na po tayo mga kapatid. Gaya po ng aking sinabi, kung ang bato ay ating pinaliwanag, kailangan paliwanag din natin kung saan galing yung bato. So maliwanag kung saan galing ang bato, dito po sa Daniel 2, 34, 35, pero babasahin ko po dito sa 45. Daniel 2 verse 45, gusto kong basahin. Tingnan nyo po ah. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. So hindi ko nababasahin yung 34, bahala na kayo magbasa noon, 34, 35. Ang binasa ko lang yung verse 45. So kayo na magbasa doon sa iba, yung related sa mountain. So, yaong iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. Okay. Nakita po natin na yung bato, ito, natibag mula sa bundok. So, ano ibig sabihin ng bundok? Kung ang bato ay hindi second coming, kundi ang kaharian ni Kristo, ang kaharian ni Kristo na itinatag ng Panginoong Hesus, na siyang puputol-putulin at sisirain niya lahat ng kahariang ito, at ito'y lalagi magpakailanman, hindi po ito second coming. No? So sinabi ko na ito sa first part ng ating presentation. So, doon po tayo sa stone. mountain. So, ang saan galing yung bato? Galing siya sa mountain, sang-ayon sa 45, verse 45. So, ano ang kahulugan ng mountain o bundok sa Biblia? Yun po yung tanong na kailangan nating maintindihan. Ano ang kahulugan ng bundok sa Biblia? So, dito po sa Daniel pa rin. So, Daniel 2 ang ating pinag-aralan. Dito tayo sa Daniel chapter 9. So, ginamit ni Daniel dito yung halimbawa, yung bundok na ang kahulugan ay bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng bundok, mga kapatid, ay bayan ng Diyos, Israel. Oh, God's people. Ang sabi ito sa verse 16 ng chapter 9 ng Daniel. O Panginoon, ayon sa iyong buong katwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong banal bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok. So yung Jerusalem, ayon sa volume 8, Jerusalem is representation of His church. Church ng Panginoon. Means Jerusalem, symbolical meaning ng Jerusalem ay His church, is the church. So, ang bayang Jerusalem ay ginawang halimbawa ni Daniel sa bundok. Sapagkat dahil sa aming mga kasalanan, so isinasama ni Daniel yung kanyang sarili doon sa kasalanan ng kanyang bayan. So dahil sa aming, sabi niya, sa aming kasalanan, at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutian sa lahat ng nasa palibot namin. Verse 20. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin,
at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. So ginawang halimbawa ni Daniel ang bayan ng Diyos sa isang bundok. So walang ibang kahulugan ng bundok ay bayang Israel o bayan ng Diyos sapagkat wala namang bundok na nagkakasala. Meron ba kayong nakitang bundok na makasalanan na bundok? So isinasamo ni Daniel yung kanyang pakikiusap sa Diyos dahil sa galit ng Diyos, dahil sa kasalanan ng kanyang bayan, sa aming kasalanan, walang bundok na literal na nagkakasala. Ang bundok na binabanggit niya dito ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. Dahil sa literal, walang bundok na nagkakasala. Walang bundok na nagkakasala. So malinaw na yung bundok na binabanggit dito ay ang bayang Israel. Yung bayan ni Daniel. No? Ngayon, ano pa? Ang bundok nag-represent sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan. Dito po sa Mecca. So malinaw na po yun, walang bundok na nagkakasala. So, ngayon, banal na bundok. Bakit merong bang bundok na nagkakasala? E di wala. So, symbolical. So Mecca chapter 6 verse 1 tsaka 2. Tingnan po natin ha. Kung binanggit ni sino sumamo ni Daniel yung kasalanan ng kanyang bayan na bundok, dito naman sa 1, dinggin niyo ngayon kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Bumangon ka, makipagkaalit ka sa harap ng mga bundok at dinggin mo nyo na dinggin ng mga burol ang aking tinig. Meron bang bundok? Meron bang mga burol na makakadinig sa boses ng Panginoon? 6, 2, dinggin ninyo o ninyong mga bundok. Meron bang bundok na nakakarinig? Meron bang tainga ang bundok? Ang usap ng Panginoon at ninyo na mga matibay na patibayan ng lupa. Ano ba yung matibay na patibayan ng lupa? Yung kanyang iglesia. Hinalimbawa, ang kanyang iglesia sa bundok dahil ang laki ng bundok. Sapagkat ang Panginoon ay may usap sa kanyang bayan. Di ba? At kanyang ipakikipagtalo sa Israel. So malinaw, ang representation ng bundok ay walang iba kundi ang bayan ng Diyos, ang Israel. Sapagkat walang bundok na nakakarinig. Dinggin ninyo o ninyong mga bundok. So ang ibig sabihin ng bundok ay bayan ng Diyos, ang Israel. Hindi literal na bundok, kundi spiritual na bundok na ang kahulugan ay God's people. Kung saan galing yung bato, ang bato na tumibag o nagpumulbos doon sa larawan, ito po ay galing sa bundok. Na ang kahulugan ng bundok ay His Church, bayan ng Diyos. So, ang bato na tumama sa larawan, talagang may pinanggalingan. So, kailangan natin ipaliwanag, kailangan natin maintindihan kung saan galing yung bato, galing sa bundok. Kung ang bato ay kaharian ni Kristo, o tiyatawag na galing sa bundok, ano kahulugan ng bundok? Ang kahulugan ng bundok ay ang kanyang iglesia. Sa mga huling araw, sangayon sa Daniel 2:28, ang pangitain ay mangyayari sa mga huling araw. So anong iglesia ng Diyos sa mga huling araw? Walang iba kundi ang Iglesia Adventista, Seventh Adventist Church, Adventista del Septimo Dia. Kung saan galing yung bundok? Ako hindi ako tututol kung sasabihin natin na ang bundok ay iglesia Adventista dahil Adventista ako. Hindi naman pwede na ang bundok represent church pero ibang church. Siyempre, is the church. Kung saan galing ang bato. So ngayon mga kapatid, kung ang bato ay galing sa bundok, halimbawa, ito, ilustrasyon natin mga kapatid. Halimbawa ito,
papel ito. Ito yung papel. So kung ang papel, halimbawa ito papel, so kukuha ko ng maliit dito. So anong tawag dito? Ito papel. Ito papel. Anong tawag dito? Itong papel, pumunit ako ng maliit, tapos ito, ano na to? Kung ito papel, ano ito? Eh di papel din, maliit nga lang. So ito po mga kapatid. Ang punto natin. Kung ang bato na tumama sa larawan at napulbos ang larawan, kung ang bato galing sa bundok na ang ibig sabihin ng bundok ay His church, His people, God's church. Kung ang bato galing sa bundok, ano yung bato? His people. Di ba? Kung ang bundok nag-represent sa kanyang iglesia, Adventista, SDA, kung saan galing yung bato? Ang bato, ang kahulugan ng bato ay iglesia. Iglesia ni Kristo, hindi yung kay Manalo. Iglesia ng Diyos. Remnant Church, Triumphant Church. Ito po yung bato na galing sa SDA Church na tumama sa larawan, na sumira ng buong larawan at napulbos ang larawan. Kung ang bundok ay nagre-representar sa iglesia, ang bato na galing sa bundok ay walang iba kundi ang iglesia, remnant. Isipin mo kalaki ng bundok, imaginin mo yung bundok, makita ka ng bundok. Ang tumama sa larawan, hindi yung bundok. Itong bundok, hindi ito ang tumama sa larawan. Ang tumama sa larawan, yung part ng bundok, bato lang. Yung tumama kay Goliath, ang laki-laki ni Goliath, ang tumawa kay Goliath, hindi espada, hindi kanyon, hindi bato ni David. Ang laki-laking higante ni Goliath, tinirador lang siya ni David dito sa noong. So yung bato, maliit lang siya, galing siya sa bundok na ang kahulugan ng bundok ay iglesia ng Diyos sa huling araw. Walang iba kundi ang iglesia Adventista. So, itong bato na tatama sa larawan, ito'y magiging malaking bundok at pinunuan sa libutan. Ito po yung Christ Kingdom. So, mula sa bundok na ang bundok ay iglesia ng Diyos, sa huling mga araw na walang iba kundi ang Seventh-day Adventist, ito yung tatama dun sa larawan, yung bato. So, kung ang bundok ay iglesia, ang bato ay iglesia. Kaya nga nagbigay ako sa inyo ng ilustrasyon na ito yung papel, pag kumuha ang papel, so pag kumuha ko ng maliit, so maliit dito, ito malaki, anong tawag dito? Siyempre papel din. Kung ang bundok ay iglesia, yung bato na galing dun sa bundok ay iglesia. Remnant church. No, remnant church. So pag tama nun, at yung bato na sinabi sa verse 35 na pumuno sa buong, yun po yung kaharian ni Kristo. Meron po siyang stage. No, stage. Opo. Meron po siyang stage. Pag tama ng bato, yung bato napakaliit, galing sa bundok, ang laki ng bundok, pero bato ang tumama doon sa larawan. Kung ito ay bayan ng Diyos, State Church, at yung bato galing doon, so ito ay bayan ng Diyos, tumama dito. So at itong bato, yung bato na tumama sa larawan, naging malaking bundok, naging great mountain, at napuno ang buong sanlibutan. Ang buong sanlibutan. Yun po ang loud cry, no? At doon mabubuo yung Christ Kingdom. Christ Kingdom. So tingnan po natin, ha. Gusto ko po magbasa ng so na atin na pong napaliwanag yung tungkol sa bundok. Doon sa bundok. So dito po basahin natin yung bato. Kasi yung bato na tumama doon, kung ang bundok ay iglesia, is the church na kung saan galing yung bato, so iglesia din yon, remnant church yung bato. So
ang bato na tumama, pagkatapos niya tumama, naging malaking bundok at pinuno yung buong sanlibutan, sangayon sa 35 ng Daniel 2, chapter 2, 35, ay yun yung kaharian ni Kristo. Tingnan po ninyo ha. Sige, babasa tayo. Dito muna ako magbabasa sa Prophet in Kings. Prophet in Kings, page 503. Kanina, 505. So, 503, paragraph 1 ang ating babasahin. Prophet in Kings. Ito. In the interpretation of the dream, he had been plainly instructed regarding the establishment of God's everlasting kingdom. In the interpretation of the dream, he had been plainly instructed regarding the establishment of God's everlasting kingdom. In the days of these kings, Daniel had declared, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. So yun yung purpose, sirain, durugin ang lahat ng kahariang ito. And it shall stand forever. The dream is certain and the interpretation thereof sure. So doon siya magiging kingdom of Christ. No, doon siya. Pagka tama ng bato, maliit na bato doon sa larawan at napulbos ang larawan, at ang bato na tumama sa larawan naging malaking bundok, yun po ang Christ Kingdom. Christ Kingdom. Christ Kingdom. So, malinaw po yun mga kapatid. In the interpretation of the dream, he had been plainly instructed regarding the establishment of God's everlasting kingdom. Kaharian ni Kristo. Hindi pwedeng wala si Kristo. Kaharian nga ni Kristo eh. So, hindi pwedeng wala si Kristo. Wala yung may-ari ng kaharian. So, nandun si Kristo. Pero kung sasabihin natin second coming, ay hindi pa po yun ang second coming. Meron pong continuation. Meron pong stages kung paano. So, dito po tayo sa, tinan po natin ha, comparing scripture with scripture. Sa Prophet in Kings, page 495. Prophet in Kings 495, ito ang sinabi. God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian kings might know, but that every king who followed him might know that earthly kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which become the great mountain and fill the whole earth. Di ba napakalinaw mga patid? Sa Daniel chapter 2 verse 35, yung natibag na bato mula sa bundok na tumama sa malaking larawan at napulbos ang larawan ay naging malaking bundok at napuno ang sanlibutan. At ang sinabi rito sa Prophet in Kings, God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian kings might know, but that every king who followed him might know that the earthly kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which become a great mountain and fill the whole earth. Prophet in Kings 495. So, ang stone ay nagrepresentar sa kingdom of Christ, na yung stone become a great mountain and fill the whole earth. Yun po yung correct understanding ng Daniel chapter 2. Meron po yung stage.
meron pong stage yung bato, pag tama sa larawan, napulbos yung larawan, at ang sabi to, yung bato, na ang ibig sabihin, kaharian ni Kristo, naging great mountain, at napuno. Hindi po yun yung si Christ lang o second coming. Sa second coming po, wala na pong pagtibag. Dahil sa second coming, kukunin na lang ng Panginoon. Yung event na second coming, ay kukunin na lang ng Panginoon ang lahat ng mga banal at dadalhin niya doon sa langit. Magbabakasyon. Wala nang pagdurog. Wala nang panghampa, aghampas. Wala na mga kapatid. Opo. At ito po ang sabi. Sa Testimonies to Ministers, ito na lang po yung last passage siguro. Last passage na aking babasahin. Ito. Testimonies to Ministers, page 422, paragraph 1. Testimonies to Ministers, 422, paragraph 1. Who are the subjects of the Kingdom of God? Question. Who are the subjects of the Kingdom of God? All those who do His will, they have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. The members of Christ's kingdom are the sons of God, partners in His great firm. The elect of God are the chosen generation, a peculiar people, a holy nation, to show forth the praises of Him who hath called them out of darkness into His marvelous light. They are the salt of the earth, yung asin sa sanlibutan, the light of the world, ang liwanag sa sanlibutan. They are living stones, a royal priesthood. They are in co-partnership with Jesus Christ. These are they that follow the Lamb, whether He so ever He goeth. So ito pala yun, mga kapatid. So, yung bato composed of stone, bayan ng Diyos, no? Sabi pa doon na tayo ay mga lively stone, no? Composed of kingdoms. The subject of God's kingdom, composed yan siya ng mga member na sasakupan. So, yun po mga kapatid. Yung bato si Daniel to ay kaharian ni Kristo pagkatapos ng pagwasak. So kailan itatayo ang kaharian ni Kristo? Sa panahon ng may mga hari. Sa second coming, wala na pong mga hari. Kasi durug-durug na, wasak-wasak na doon pa lang sa 7 last plagues. So hindi po yun apply sa second coming. Ang Daniel chapter 2, 44. In the days of these kings, shall the God of heaven set up a kingdom. Hindi po second coming yun. Dahil sa second coming, wala nang mga kingdoms. Sa second coming, wala nang mga kaharian, wala nang nagkahari, dahil wasak na sa 7 last plagues pa lang. So mga kapatid ko, ito po ay napakahalaga sa atin. Anumang kasulatan na kinasihan, ito ay inspired by the Holy Spirit. So malaki po ang kaugnayan nito sa atin bilang isang Seventh-day Adventist. So sana po mga kapatid, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu at ng Diyos, ay maintindihan po natin. Kung ano man ang mga interpretasyon natin noon na nagturo tayo na yung bato si Daniel to ay second coming, ay hindi naman po masama na anuhin natin, dahil ang pinaka-pull, meron kasing pull, fulfillment. So, yung kingdom, yung bato na yon, yung kingdom of Christ, kingdom of glory po yon. Hindi po natin yon tututulan, dahil ang pinaka-fulfillment, full fulfillment ng Christ kingdom ay wala pong iba kundi doon po hahantong sa second coming of Christ. Opo, sa second coming of Christ. So, meron din po tayong babasahin nun. Baka sasabihin nyo ay wala, didibatihin natin ito si Brother Jury. Dahil ayaw niya na ang bato sa Daniel to second coming. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, sa ating pong mga kapasturan sa Seventh-day Adventist, sa ating pong mga layman, mga kapatid, mga pastor, ay
pag-aralan lang po natin yung mga stage. So, sasabihin ko po sa inyo na yung Kingdom of Christ, ang pinaka-fulfillment full ay doon po sa second coming of Christ. Kaso yung stage, yung page verse 44, in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. Hindi po yun apply sa second coming. Pero sa sangayon po ako mga pati, sa pinaka-fulfillment ng prophecy, yung bat yung kaharian ni Kristo ay saklaw yung second coming of Christ. Saklaw. Yun po yung final fulfillment. So wala na po akong time. Siguro sa sunod na pag-aaral, kung meron kayong mga susog, mga reaction, mga question, wag po kayong mahiya. Atin pong entertainin, pag-aralan, basahin. Kung ano po yung tama, doon po tayo mga kapatid. Kaya mga kaibigan kong pastor na nandyan sa 70 Adventist, ako po ay 70 Adventist, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo. So, ang bawat isa atin, meron po tayong kanya-kanyang pag-aaral sa bawat mga topiko na nakatupiko na kasuha sa Biblia. So, magandang hapon po at tayo po ay malapit na mag-sunset. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Maraming salamat po ang inyong punlingkod, Brother Jury Nunez. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.